Okay, mga kabraha, nandito na naman si King of Gambling para ituloy natin itong pang grade 3 na parang tutorial natin para mahalata natin ang ginagawa ng mga nag-hustler-hustleran kung paano ba nila tayo ginagaya. Okay, ganito ang pang grade 3 natin. Ang gagawin, natapos natin yung kamada na for yung 4-7 na sinasabi ko. Ngayon, uulitin natin yung 4-7. Gasgas na yon, kaya lang mas may papakita pa rin natin. Kunyari ito, naipon natin. Nakaipon ka ng kwadro, ilalagay mo sa ilalim. Ngayon, magka 4-7 tayo. 1, 2, 3, 4. Ito yung 4. Tapos mag-7 tayo. 1, ah, babagsak na natin. Natapos na natin yung 4 eh. Magsisiyete naman tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, nakapag 4-7 na tayo. Yan, natapos natin yung 4-7 na kamada. Nandito na siya. Paano naman yung pagbalasa? Diba? Pag ibabalasa mo siya, simple ang ginagawa nila. Katulad din mga cheating card tutorial na nauna, hindi nila binabalasa dito sa pang Tracy na card yan. Kailangan Tracy yan. Siguraduhin mo na Tracy ito. Ayan. Ginaganyan nila. Hindi siya. Gasgas na to eh. Gagawa ka na lang ng sarili mong paraan. Iko-convert mo na lang yung mga pang grade 1, pang grade 2, pang grade 3. Ipunin mo yon. Tapos makakagawa ka ng sarili mong idea kung paano ba ang pagmano, pagtindida. Ngayon, nandito na kasi yung kamada mo. Ngayon, ang gagawin mo, yung laliman natin, ito yung mas malalim. Kailangan dito, naka balistik ka ng isa. Kasi pag may balistik ka ng isa, ito, may UP rito. Ayan. Tingnan mo dito, nakaangat ng konti. Ito yung pinaka marking mo siya, na pag kinat siya, kasi may nagkakat kasi, pag kinat niya, tinatlo niya, siya pa ang nagbalik. Ngayon, paano mo siya hahanapin ngayon? Ngayon, para mahanap mo siya, okay, nakat na niya, makikita mo yung yan, yung marking mo. Ito na siya. Ayan yung marking mo. Nandyan siya. Diba? Ito na yung quadro 3 na ikuwa-quadro natin. Ayan. Ngayon, iangat mo ng konting ganyan. Ayan, para makahanap ka ng G's. Siyempre, maghahanap ka ng G's. Ngayon, walang G's. Walang G's dito. Ayan o. Queen. Dalawang tulak ka. Ito, 9, tatlong tulak. Kung G's sana yan, okay lang. Kaya lang, ito ng queen ang kukunin mo. Magdadalawang tulak ka katulad yung kanina. Itulak mo siyang konti ito. Tapos, kailangan natulak ka ng dalawa dito. Yan. Dalawang tulak yan. Yan. O, yan. Nakadalawang tulak ka na kunyari. Nag-i-steer ka muna. Kwento-kwentuhan mo. Tapos, hihila ka ng konti dito sa taas para hindi halata. Yan. Ganyan siya. Ayan. Hihila ka ng konti sa taas. Para pag tinignan mo rito, parang nanggaling pa rin sa ibabaw siya. Mabilis lang yung paghugot. Yan. Mabilis lang yung paghugot mo dyan. Pagka ganyan mo, queen. Dito ang mano. Ito na yung dalawang pagitan na tinulak mo. Asa na yung tres? Dali lang. Pakita natin yung tres. Kunyari ito, ayan. Tignan natin kung kompleto. Ayan, 3. 3. Ayan, tama. Ngayon, kinat niya. Ito yung marking mo, ha. Ito, binalistik mo siya. Ginanyan mo siya, oh. Ginanon. Tapos, pag kinat nila ng tatlo, sila pa ang nagbalik. Kita mo kaagad yung marking mo. Ito yung pinaka-latest na ginagamit namin. Hindi pa ito gasgas, kumbaga, konti pa lang nakakaalam nito. Ayan. Pagka balik mo na ganyan,
tulak ng konti. Katulad nito, sakto, dos na yung nandito sa ilalim niya. Di ba? Dos na siya. Hilain mo na lang tong dos eh. Hihilain mo na lang yan eh. O, dos na yan eh. O, dito na. Kasi dito ka na magkukwadro tres. Ngayon, balik natin sa dating forma. Para, pangit kasi tignan pag hinihilam mo dito sa ilalim eh. Kailangan, kumukuha ka pa rin sa ibabaw. Ganyan siya, ganyan. Kumukuha ka pa rin siya sa ibabaw. Mas latest kasi. Pagka, kasi mabilis eh. Ayan, dos oh. Andito na yung quadro 3 oh. Oh. Yan. Eh, sige, pamigay natin para makumpleto natin. Yan. Yan. Pakita lang natin kung mapupunta ba yung quadro 2. Saka ito na siguro. Ay, quadro 3 para ito. Ayan. Ito na yung pinaka-marking mo. Dito siguro yung isang place. Ayan, tama. Diba? Sakto. Ayan. Ganun ang ginagawa na gusto mo yung mas latest na tirada ng mga manggugulang para malaman mo rin. Okay? Ngayon, alam mo na yung 4-7 na kamada. Para naman maligaw sila, kunyari 13 ang card mo, 3, 6, 9, 10, 11. Kauswa ka ng dalawang 3. Ngayon, pag nagkalag ka, para ma-blind pass mo sila, kasi parating ginagawa mo, palagi na lang, kailangan may pagitan na isa kung magkalag ka. Kunyari, toppers. Toppers yan. Kunyari, ang toppers mo, ganyan. Kailangan ang pagitan niya, yung 3-2. Para mag-7 ka na lang, huwag ka nang mag-4-7, 7 na lang ang gagawin mo. Ngayon, kunyari, Tracy ang card nila dito, Tracy dyan, Tracy. Kalat-kalat yan eh. Kalat-kalat yan kunyari, ganyan. Andito yung 3 na isa, andin yung 3. Ito na yung pagitan na isa. Kukuha ka ng isa. Ayan, pagitan ng dalawang 3. Dinaganan mo doon, daganan mo siya. Tag-iisa ang pagitan. Kuha ka ulit ng kunin mo tong 8 para idagan mo doon. Tag-iisang pagitan na yan. Ngayon, tag-iisang pagitan, 7 na lang ang gagawin mo. Huwag ka nang mag-4-7. Ganyan mo na. Mag-7 ka na lang, kasi gasgas na yung 4-7. Kasi pag nagdalawang ganun ka, maraming nakakaalam yon. Kaya ngayon, ang gagawin mo, para ma-blind, i-7 mo na lang siya. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I-7 mo na lang siya. Kahit na anong ilan na ang ganun mo, bahala ka na. Basta importante, nakapasok na yung 7 mo. Ngayon, pasok na yung 7 mo. Ang pagitan niyan, tatlo-tatlo na rin. Matik na yung 3, oh. Ayan, oh. Diba, may mga tatlong pagitan na siya. Ayan. Diba? Hindi na siya halatain. Ngayon, ganun pa rin. Andun pa rin yung ginanon mo siya. Yinipoy mo ng konti para meron kang marking, sariling marking. Okay? Ito yung mabisa na isa na nagagamit ha. Ito nagagamit talaga yan. Oh. Paano naman sa ibabaw kung sa ibabaw siya? Alam na natin yung ilalim, di ba? Ngayon, ipunta na naman natin to sa ibabaw. Ito na yung 3. Ano, 3 dito. Ano? Yan. Nandito naman sa ibabaw. Ganon din siya. Maglalagay ka rin na marking dito ng konting angat. Ayan, may angat siya na konti. Kaya pag nilagay mong ganyan, may angat siyang konti. Pag kinat niya, kahit itatlo pa niyang ganyan, mayroon ka pa rin marking, tinatawag. Ayan. Mayroon pa rin siyang angat. Ngayon, yung angat na yan, siya yung 3. Yung nakaangat na yun yung 3. Ayan, yung 3 na yan, huwag mo siyang kukunin. Igaganito mo siya, yan. Ang diskarte mo, swerte mo kung king yung nasa ilalim nito. O king nga yung nasa ilalim nito, gaganyan mo na lang, king. O diba? King na kaagad. O galing-balik mo, o 3 na yan. Diba? Players. 3. Players.
Tres. Players. Tres. O, yan. Quadro tres na. Sige, sabihin na natin na na-quattro-siete mo. Kamada. Quattro-siete yung kamada, ang tawag ko. Ayan. Quattro-siete, kamada na yan. Nandito na sa ibabaw. Wala kang marking. Nakalimutan mong mag-marking. Diba? Kinat nila. Ayan. Nakalimutan mong mag-marking. Oh. Ano ang gagawin mo? Kasi andito yung trace. Ayan. Sabihin mo nang ganyan. Tinatlo niya. Pag ganyan ba, boss? Oh. Pinky break. Ayan. Oh, pinky break siya. Oh, boss, ilan ang taya? Alam mo na kaagad kung ano ang kukunin mo kasi naka-pinky break ka eh. Alam mo na kung ano yung imamano mo. Kasi nakikita rito, banda rito eh. Kunting silip lang yan eh. Kailangan lang mabilis ang paghila. Ayan. Paghila mo ganyan, oh. Ayan pa lang kaya dyan eh. Mga 3,000, 2,000, okay. Sige, king. Oh, ito na naman yung tres mo. Babalik na naman yan. Oh. Ngayon, yung napag-aralan mo sa pang grade 1, pang grade 2, at saka dito sa pang grade 3, paghaluin mo na yan. Tapos magkakaroon ka na ng idea. Magkakaroon ka ng idea kung ano ba ang bakit nagko-quadro. Okay? Gets? Gets nyo, mga kabraha? Magkakaroon ka ng sarili mong idea. Hindi rin pwede na dito ang mano, dito ka na lang lagi nagmamano. Kailangan lagyan mo ng sapin. Pag nilagyan mo ng isang sapin, jack ang mano kung sa ilalim mo nilagay yung kamada mo. Kung dito sa ibabaw, maglagay ka ng sapin, tatlong sapin, kahit ikaw ang mano, pwede rin pag nasa ibabaw. Okay, mga kabraha, sana naunawaan ninyo. Mga kabataan, lagi ko kayong pinapayuhan, nagkalat ng cheating card tutorial, pati itong demo ko. Huwag nyo sanang i-apply. Pag nagaya ninyo, gawin na lang ninyong magic. Mag-aral na lang kayong mabuti para marating ninyo ang inyong mga pangarap. Okay, mga kabraha, sana naunawaan ninyo. At next sa tutorial natin, siguro pagka monetize na tayo, ipapakita ko sa inyo yung mga technique ng tunay at totoong hustler. Abangan ninyo pagka na-monetize na tayo, siyempre sumusweldo na tayo. Okay, maraming salamat, mga kabraha. Thank you.